Inulunsad ng Institute of Politics and Governance, De La Salle College of St. Benilde School of Diplomacy and Governance at Friedrich Ebert Stiftung Philippines ang Leadership and Governance Learning and Collaboration Hub o LEADGOV Hub Project ng 24 ng Oktubre 2022 sa ganap na alas 4 ng hapon sa Marco Polo Hotel, Ortigas Center, Pasig City na may temang Paving the Way for Reforms in the Local Government Code. The launching. Although there was an original launching before, March 2020, kaya lang nag-pandemic, so we have to cancel it. Kaya nag-online virtual na lang kami soft launching. But after 2.5 years, we finally natuloy na. Yung LEADGOV Hub ay Leadership in Governance, Learning, and Collaboration Hub. So basically, maraming nagtutulong-tulong dito. Of course, the Institute of Politics and Governance. We have the Friedrich Ebert Stiftung and the De La Salle College of St. Benilde. So we are supporting reform-oriented, progressive local politicians and also civil society organizations, no? Kasi we are really pushing for participatory governance na kung saan yung paggugobyerno pinagtutulungan yan, no, ng local government at ng mamamayan, ng mga active citizens. Dinaluhan ng naturang programa ng mga representante mula sa ilang local government units, national agencies, civil society organizations, at ang mga delegado ng European Union, Canada Embassy, at representatives ng FES ay nandoon din. Naging mayaman ang ginawang talakayan sa pamamagitan ng mga resource speakers na sina Senator Riza Hontiveros, Senator JV Ejercito na nagbigay ng mensahe sa isang video dahil kasalukuyang nasa ibang bansa para mag-represent ng Pilipinas sa isang programa, Congressman Rex Gatchalian ng District 1 ng Valenzuela, Mayor Trina Firmalo ng Odyongan Romblon at Attorney Gio Tiongson ng College of St. Benilde. Sa inaugural forum, tinalakay ang pagbisita at pag-aralan muli ang Local Government Code of 1991. Yung resolution ko kasi, naghahanap ng comprehensive review ng Local Government Code patungo sa posibleng pag-amienda nito. Dun sa 6 din na main areas na sakop ng batas. So gaya ng nabanggit ko kanina, kasama po dun yung sharing of power between national and local, yung pong criteria para sa pagbabago ng status ng mga LGUs, kasama din po yung mga autonomous regions and others. So titingnan po yung buo in the light na rin po ng nagdaang pagpasa ng iba't ibang mga batas, pagtaguyod ng at least isang autonomous region, yung BARM, at syempre yung pag-issue ng Supreme Court ruling sa Garcia Mandanas. Sa mga ginigiliw ko mga kababayang Pasigenyo, maraming salamat sa inyong patuloy na makasaysayang papel sa pag-usad nung sabihin natin, demokrasya dito sa ating bansa, at isa sa pinaka-recent na halimbawa ay itong pag-host ninyo ng paglunsad ng LEADGOV Hub. Sana po mula sa hindi matatawarang Pasig River, kaya nga may napakagandang mga awitin tulad ng Mutya ng Pasig, yung inyong tradisyon sa sining at kultura, at yung mga ambag na mga Pasigenyo at Pasigenya sa pagpapaunlad ng demokrasya dito sa atin. Sana po magpatuloy ang inyong mabungang buhay bilang isang batikang lungsod, di lang dito sa Metro Manila pero sa buong Pilipinas, hanggat ang buong bayan sana natin ay ating maiangat. It's not mandatory, but rather it's something that needs to be done already. When you review naman a law, it's not a mandatory, but rather it's a choice. And I think ako, I ran City Hall of Valenzuela for 3 terms, and I realized na meron ng mga batas, meron ng mga provision ng local government code na kailangan na rin ma-evolve. Laws cannot be static. They have to be as dynamic as the world. And the world has changed. So we need to also make the laws in tune with what the world is right now. Hindi naman namin sinasabi na kailangan gawin. Hindi yan yung parang may punishment pag wala. Kundi
lahat ata ng local chief executives, lahat ng stakeholders naniniwala na dapat nang gawin. One provision, for instance, there's no business tax on e-commerce. So we all know that it's unfair because kawawa ang mga local government units. Nangyayari yung transaction sa lupa mo pero walang share ang local government unit. So that's a bit unfair. And kung dumami pang online transactions at wala na traditional na stores, di ano pa matitira sa mga LG? Ano pa matitira sa mga local government units? Una ako, nagpapasalamat ako sa mga Pasigueños dahil aktibo kayo sa pamagitan ng panonood nitong channel. Boring man pakinggan ng local government code, may importansya to sa atin dahil ito ang nangangasiwa sa ating mga lokal na pamahalaan. Hinimok ng Executive Director ng IPG ang mga kabataan na makiisa sa ganitong klase ng mga programa. Kaya nga, in fact, one of our pilot, IPG and LEADGOB have partnered with the local government of Pasig City 2 weeks ago, I think. So, yung CSO participation, ano, nagkaroon ng capacity development and agenda building, yung mga civil society organizations that are representative sa mga local special bodies in Pasig City. So, yes, tulad nun, seryoso ang Pasig City sa people's participation. So, we magandang suportahan yung mga ganun. Oh yes, na ang susi ngayon for the future yung ating mga kabataan dahil malaki yung stake nila talaga at kanilang role. Even ano eh, developing younger, young generation of politicians. Importante yun kasi nasa kanila pa yung idealism, nasa kanila pa yung capacity to dream and aspire for a better future for our country, for their communities. So our resource persons and actors, they know what they're talking about. They're serious about it. At we will be working with them. Hindi lang to sa forum. Even after nito, we will be working with them para mas meaningful review and reform ng local government code and other agenda pa sa local governance. Message sa Pasigueño ay yung challenge din na while they meron ang Pasigueño na isang local government under the leadership no of Mayor Vico na nagbubukas ng pintuan for people's participation, ang isang hamon din sa mamamayan ay paano rin naman maghahanda para magkaroon sila ng mas makabuluhang partisipasyon sa paggugobyerno sa siyudad ng Pasig. Layo ng LEADGOB Hub na sa pamamagitan ng proyektong ito ay makapag-ambag at mapalawak ang participatory at transformative governance. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.